eto. Ngayon magsimula na tayo. Tawagin natin ang ating first contender for today from Luzon na si Ronald, from Metro Manila na si Charlie Garias. Ayan. Yeah. Hi, Charlie. Hello po. Hi. Put. Taga saan ka saan? Ano po? Kaloocan po. Taga Kaloocan po. Kaloocan. Ako Kaloocan po. Ilan taon ka na, Charlie? 26 na po ako. 26 Pamilyadong tao na ba si Charlie? May anak na po. Pero iwalay na po siya. Ilan taon na yung anak mo? 4 years old na po siya ngayon. Birthday niya po talaga. Ubatiin mo, ano pangalan? Ayan. Pangalan niya po, Cheska. Cheska! Happy birthday, Cheska! Happy birthday, Cheska! Si Cheska happy po. Happy birthday! Si Cheska po, ba sa inyo nakatira? Doon po siya nakatira sa ngayon sa mama niya. And then, doon po ginanap yung birthday po niya ngayon. So ano to, hiraman kayo ni ex-partner? Pag Friday and Sunday, nasa akin po siya. Mm-hmm. By Monday na po, ibabalik ko na po ulit sa kasi kanila. Kasi nag-i-school na. Apo. Ay, hindi na po siya pumapasok kasi daw po may umaaway daw po sa kanya. Hello! Sa hello! Hoy, ano yan? Hindi, ganun naman po talaga siguro pag bata kasi masyado pong laro-laro pa, kaya ganun po. Okay lang yung away bata, wag sasama yung magulang sa away. Oh, pag-usapan na yun. Pero paano niyo po in-explain yun sa kanya kasi batang-bata pa siya? Or advice mo sa kanya? Kasi po yung school niya po sa barangay lang din po, kaya ayun po. In-explain na lang po namin ng maayos kasi bata naman po, kaya ayun po. Pero, okay naman po siya ngayon. Pero kamusta yung relationship mo sa nanay ng anak mo? Okay lang naman po ngayon. Magkausap naman po. Tapos, nag-ano po kami kasi nung nakaraang taon po, hindi po namin na-celebrate yung birthday niya. Kaya ngayon, ginawa po namin. Kaso nga po, nandito po ako ngayon. Kaya hindi ko rin po sila matulungan. Bawi na lang. Bawi na lang po pagdapos. Kaloocan lang naman, malapit lang. Na. Pero po, yung tanong ko talaga, yung sa situation niyo pong dalawang mag-asawa, paano niyo po in-explain dun sa daughter ninyo? Pinapakita pa rin po namin na kami. Ganun po yung ginagawa namin para hindi po maasal yung baby namin. Para hindi po mag-isip ng kung ano-ano. Kasi medyo po yung mga bata po kasi ngayon masyadong parang ano na nakakaintindi na. Kaya ayun pa rin po pinapakita namin yung closeness pa rin po namin. Katulad pa rin po nung dati. Pinagkakabala naman sa buhay? Ang ginagawa ko po ngayon sa gabi po ay nagigig ako. And then sa umaga po pag-uwi ko, nagtitinda ako ng kakanin. Kakanin? Anong kakanin yan? Mahilig kami sa kakanin. Mga ibus, bibingka, mga ganun po. Mga bibingka! Ganun po yung ginagawa po. Pero seasonal ang bibingka. Seasonal po. Sinimulan po namin magbenta noong August. Hanggang ngayon po nagbebenta kami ng mama ko. Saan ka nagbebenta? Part din po ng Kaloocan dun po sa aming banda. May sa shop kayo doon? Hindi po, kinukuha po namin siya. Tapos, ano na po yun, gawa na po. Tapos, kami na po yung nagbebenta sa mga ano po. Pero bakit ba seasonal lang ang bibingka? Wala bang bumibili kapag summer? Kasi ako parang gusto ko namang kumain yan sa March. Bakit walang mahal? Kayo? Ano po kasi yung bibingkang tinitinda namin, yung may latik po sa ibabaw. Ayun po siya, ayun po. Ano? Kasi po dalawa po yung bibingka, isang niluluto sa ano. Opo, yung malagkit po. Ayun po. Gusto ko yun. Nabutong tuloy ako. Latik. Kasi yung isa parang pancake, di ba? Yung isa parang kakanin talaga. Kakanin po, tapos may malagkit sa ibabaw. May itog na maalat po ba yan? Wala po. Yung po isang bibingka po yun, yung may ano sa ano. Ayun pang Christmas. Paano po kayo nagsimula sa pagtitinda ng kakanin? Naisip ko po kasi nung nagigiga ako, parang kulang po masyado yung ano, yung kita. Naisip ko, dumaan ako dun sa isang lugar dun na magbenta kaya ako nito, try ko. Yun po, nag-click. Hanggang ngayon po, ginagawa po namin ng mama ko. Taray! Yan po, ganun po siya. Pang-extra income. Sa bagay. Bukod po ba sa pagigig at pagtitinda ng bibingka, ano po yung dati niyong trabaho? Bago po ako, dancer po ako dati. Hoy! Super talented ha, singer na dancer pa. Sumayo po kami dati sa... Saan po? Isang showtime po, sumayo. Huh? Pinasikat po. Pinasikat din pamilya? Anong group niyo nun? Ang group ko po nun is 417, EPOS po. Ano po ginagawa niyo? Anong klaseng sayo? Yung concept po namin is yung may piloto po. Yung may... ganun po yung concept ng CEO po namin. Kanino po kayo nagba-back up dati? Nagba-back up po ako sa Kaloocan lang din po. Variety dancer po kami dun. Nag-back up ka na ba sa mga artista ano? Hindi pa po. Puro ano lang po, local lang. Ilang years ka nagsayaw sa isang group na yan? Sa grupo po namin. One year. One year and a half po ako sumasayaw sa grupo namin. So,
So ibig sabihin kuya, may experience ka rin ba sa mga dance contest aside from singing contest? Opo, yun. Know, before pareho? Po. Pareho? Oo, before ang po. Bongga. Anong mas bet mo, dancing o singing? Para po sa akin kasi, mas bet ko po parehas. Kasi doon ko po na ilalabas yung expression ko eh. Yung sabay, yung sing and dance, ang gusto parang mo. Ganun. So, nagawa pero sa ngayon po, ang priority ko po talaga is singing na po. Singing. Kailan ka nag-decide na gusto mong i-prioritize yung singing naman? Simula po nung nagka-baby ako. Kasi nga po, pag backup dancer po. Mas maraming gig na singer po. Mas nakakapagod yun. Yung ano po ba, yung kita din. Oo. Actually, kasi paghahatian nyo pa yan. Oo, pag singer ka, solo performer, caring-carry, di ba? Oo nga po, oo nga po. Tapos pag ibubuk ka, mga dancer o kaya naman singer, sasabihin, ay, ang mahal naman, wala bang bawas yung ganyan? Oo, may negosasyon pang magaganap. Oo, hindi naman nila alam, wala naman tayong mga ano. Ano bang mga ginagawa kapag dancer o kaya singer ka? Sa dancer po kasi yung minsan event po, ganun. Ilan po kami, ganyan. Oo, tapos ilang sayo. Sayo po kami din, ilang sayo din po. Minsan po isa lang naman po. Pero medyo madalas din, minsan nagdadalawa pong sayo kami sa isang event po. Magkano ang bayad pag gano'n? Minsan, 5 po, gano'n. 5,000, tapos ilang kayo? 500 po per 500. Ano, head, gano'n. Ah, oh my God. Oo, gano'n yun. Pero pag singer ka, solo mo. Ano po, solo ko lang po. Oh. So magkano yun? Mga 800 plus, gano'n po. 800 po, plus. Na din po. 800,000 plus. Saka mas maraming pwedeng pagrakita ng singer, no? Sa patay, sa kasal, sa debut. Totoo eh. Wala naman sumasayaw madalas sa patay, di ba? Nakakailang gig ka ba kada linggo? Cramping ka. Ilang, nakakailang gig ka? Sa ngayon po, sa 1 week po, 5 days po kung nag-gig. Wow, saan? May ano ka, steady venue? Pwesto, oo. Dito po sa Timog, sa Caloocan po. Yun, Caloocan. Iba-iba. Malabuan. Saan sa Timog? Sabihin mo yung ano po? Scout Torillo po. Yan. Anong pangalan ng bar? Overtime Resto Bar. Yan, nandiyan po kami. Overtime! Tuwing Thursday po, nandiyan po kami ng aking partner. Yan. Ano namang klaseng music ang kinakanta mo? Variety songs lang po. Iba-iba na rin po. Iba-iba. Depende ba sa gig? Depende po sa request. And then sa ilalain na po namin ng partner doon kasi dalawa po talaga kami. Kumakan na. Pero bilang solo artist, kung papapiliin ka, anong genre ang gusto mong maging? Gusto ko po yung ballad lang. Ganun lang po. Medyo ballad. Love songs. Ganun. Humaharaan na lang. Mas maganda ako, mga ganun. Mas maganda kasing pakinggan. Ay, inviting kasi yun pag ganun. May ano? Inviting, kumbaga. Ay, ganun. Mm-hmm. Pero nung mga rumaraket-raket ka ba nun, gano'ng kalaki na yung mga nakuha mong bayad or tip? Oo. Anong, ano po, last week nagka-tip po kami ng partner ko na 3,000 yun. Medyo malaki na po, medyo malaki na. Laki na para po sa akin, medyo malaki na oo, po. Oo naman, mas malaki pa sa sweldo mo. Oo nga po, dagdag pang tinda na rin. Ibig sabihin magaling ka, pumiar. Sakto lang na po, sakto lang. Eh, ba't mo naman naisipan sumali ng tawag ng tanghalan? Kasi po, dahil po sa baby ko. Sa baby mo? Apo, dahil po sa baby ko po. Oo. Bakit? Tsaka po kila mama. Oo. Para po sa baby ko, tsaka kay mama po yun. Oo, sabay. Oo, totoo. Kalingan mo mamaya, Mas kailangan na po talaga ng ano, extra pa pong... Totoo yan. Correct. Para sa future. And we support you. Yes. Salamat, salamat, salamat. Thank you so much. Thank you so much. Show!